Yung mga taong bayan eh. Sira. Sino naniniwala sa'yo, madam? Sa totoo lang, naniniwala lang sa'yo. Sigurado ako may tama. May salty ko yung naniniwala sa'yo, madam. Sigurado ako. Bakit uka nyo? Simple-simple. Envelope lang yan. Yan ang katibayan. Sabi ko nga sa inyo, ito. Halimbawa, ito. Di ba? Dali. Naglaglaga na envelope ko. Ito, 1,000,000. Galing kay Congressman Juan. Excuse me. 1,000,000. Galing kay Congressman 2. Di ba? Ano pa? Meron pa. Marami pa itong envelope ko ito. Ilalabas ko na rin yung atibayang ko. Ha? Ito, galing kay Senator Juan. Si Senator 2. Ito rin. Galing naman kay Senator 2. Ito naman. Ha? Galing naman to kay VP Sara. Ayan. Ha? Ang dami. Grabe, sabi ko nga eh. Galing kay former president. Grabe. Ito, galing kay Pastor Kibuloy. Sa dami. Ayan mga ebidensya ko. Galing kay... Kanino ba ba? Sino nyo gusto galing? Galing kay Tore. Si Tore. Kunwari lang to. Halimbawa lang ito. Hindi tayo. Baka mamaya sabihin nila. Ito. Galing kay Avalos. Halimbawa lang. Sabihin ko sa inyo. Sige na. Ilalabas ko na lahat ng ebidensya ko. Ha? Ito. Envelope. Ang daming envelope na nagbigay sa akin. Grabe, di ba? Maniniwala kayo? Gago! Dahil doon may ebidensya na siya. Dahil doon, panipaniwala na sinasabi nito ni nanay. Hindi. Kayo, kung kayo may utak. Kung kayo lang naman may utak. Ganun na lang nyo tatanggapin yung ebidensya. Hindi. I mean, kung kayo matinong tao, kung kayo abogado, kung talagang kayo ay mga congressman na patas at nagsisiyasat ng tunay na ebidensya. Patunayan mo. Paano mo masasabi mapapatunayan na galing kay ano? Paano mo mapapatunayan galing kay VP Sara Duterte yung mga envelope? Anong ebidensya mo? Pwede mo naman bumili ka lang ng envelope sa kanto. Tapos ipresenta mo diyan, sabihin mo, galing ito kay ganito, ganito, ganyan. Ano yung ganong kababaw ang mga kongresista natin? O baka naman kayong mga congressman at congresswoman na nagtanim dyan sa babae na yan? May drama pa eh. Kunwari, ganun pa yung pagbumukha niya eh. Kunwari, hirap na hirap. Wala naman laman yan. Sana ako may laman yan. Hirap mo isuko. Isusuko mo envelope. Nagagaguhan ba? Envelope lang po yan, ha? Na ipamigay niya na yung pera. Bakit? Yung isipin mo, tapos ito namang camera. Pakikuha. That would be accepted as an evidence. Envelopes where the money was. Comsec. So it's 9 envelopes. Kuha po yung... 9 envelopes. So envelope. It says hope and the amount is there. Kasi ang sakit naman nun, ordinaryo lang akong trabaho. Ayan na. Paawa effect na si madam. Ang sakit naman nun, ordinary lang ako, vice president siya. Huhusgahan niya ako. Hoy, te! Hindi lang ako makapagsigaw ngayon dahil masama pakiramdam ko, ha? Ang sama naman nun, nahuhusgahan ako ng vice president. Te, ikaw ang unang humusga. Sumagot lang yung vice president sa'yo. Tigil mo nga yung drama mo. Drama nito. Tapos, inano ka ng vice president. Naano ka ng vice president? Ordinary yung tao lang ako, tapos inaano ka ng vice president. Sino ba unang humusga? Sino ba unang pumunta dyan na nagpuputak? Nagkataon lang, merong mga ebidensya laban sa'yo na pinresinta ang vice president. Ay, nako. Diba?
It's very painful. Samantala, inihayag din ni Mercado sa pagdinig na pinagbibito umano siya sa pwesto noong October 2023. Ito ay matapos niya umanong questionin ang procurement process kaugnay ng DepEd Computerization Program. Gayunman, tumanggi itong magbitiw sa pwesto at nag-voluntary retirement siya. Ang alegasyon naman kaugnay ng procurement process sa DepEd Computerization Program, pinabulaanan ng dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd at naging tagapagsalita ni VP Duterte na si Attorney Reynold Munsayak. I was approached, by Attorney Munsayak, and he suggested in the presence of other officials who was with me that the bidder should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. I firmly asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. The timing of my meeting with Ms. Zulaika struck me as more than coincidental. It gave me the impression that my candid responses was the reason, real reason behind the push to relieve me of my office. Una ho, wala akong dahilan o interes o inclination na magbigay ng isang illegal na order sa isang publikong lugar na may mga tao na hindi ko man lang kilala. Ang naaalala ko po dyan, si Resti po ang kausap ko. Sabi ko, ano ang plano nyo dyan? Kasi kung itutuloy nyo yung post-qualification at maglalaps yan, hindi na aabot yan sa December 2023. So, mag-decide na kayo kung ire-rebid nyo yan. Kasi kung ire-rebid nyo yan, hindi masasayang yung pondo. Mayu-utilize pa yan bago mag-end yung 2023. Muling binigyang diin ng chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi politika ang layo ng pagdinig